Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, just like and click the notification bell para updated kayo palagi sa aking video. Yes guys, ayun guys, sa araw pong to, malalaman niyo po talaga kung sino po ba talaga si Laika. Yes, si Laika po ay pinanganak noong April 18, 1996 po. Si Laika po ay pangatlo sa alim po na magkakapatid. At siya po yung pinangalan ng Rafael Boyser po. Yes, Rafael Boyser po ang pangalan ko. Yes. Yes, ayun guys. So, story ko lang po yung past ng buhay ko guys. Kung paano po ako naka-recover sa sakit ko guys dati. Yes guys, I'm so proud na nagkaroon pa po ako ng ng second life. Yes guys, at sana matapos ko tong video to. Yes po, yung mga sasabihin ko po ngayon, ito po ay mga totoo pong nangyari sa buhay ko guys. Yes. Yes, si Laika po ay simpleng tao lang naman po ako guys. Yes, simpleng tao, tsaka sabi nila mabait. Ewan. Yes. Yes, ayun guys. So, ayun na nga. Fast forward po tayo guys. In the year of 2017 guys. Yes, 2017. Nagkaroon po ako ng sakit guys. Yes, kasi sa sobrang lang po siguro. Siguro napabayaan ko yung sarili ko guys. Mga bex. Kasi ayun nga, barkada, gala dito, gala doon. At ayun nga po, dumating tayo sa point na, ayun nga, bumagsak yung katawan ko. At ayun guys, yung pagka nung may sakit na ako guys, wala man lang ni isang barkada na pumunta sa bahay namin. At ayun, parang guys, naka isipin na ang dami mong barkada. Yes, yung barkada guys, hindi naman sa dapat po yun kinokontrol po natin yung sarili natin. Kasi ayun nga guys, dumating yung point na nagkasakit na ako. Ako na lang mag-isa. At ayun po ng sinasarili ko yung mga problema ko hanggang sa, as in, payat na payat talaga ako nung time na yun guys, 2017. Sobrang payat. Akala ko talaga akala ko talaga mamamatay na ako. Wala na. Ayun parang akala ko talaga katapusan ko na talaga yung time na yun guys. Kasi yung mga kapatid ko andito sila nga sa Maynila sila nung time na yun, tapos ako nasa probinsya lang ako guys. Yes, kahit sa sobrang payat ko na nun guys, lahat ng trabaho guys ako yung gumagawa sa bahay. Kasi yung mama ko nung time na yun, pumunta siya dito ng Maynila.
Tsaka ano guys, ayun nga, yung sakit ko, lumubo yung likod ko. Lumubo yung likod ko guys, hanggang sa ganito ata siya kalaki isang ano. Ayun guys, sobra. Tinias ko yun siya ng ilang months. 3 months na lumalaki yung ano, yung likod ko na parang ganito siya kalaki. So ayun nga, mga pagkatatlong buwan niya guys, pumutok yung bukol ko guys. At yung time na yun, parang ewan ko, pinapagamot naman nila ako, pero hindi talaga ako gumaling din guys. At ayun, napag-desisyonan ko talaga na ano, isend yung picture ko dun sa tiyahin ko. Sa tiyahin kong nasa ano guys, nasa Macau siya, si Yaya Dilia. At ayun yung pagka-send ko ng picture. Iniyakan na nila ako guys kasi sobrang ano, sobrang payat ko na tatagal ko time na yun. Akala ko talaga kung mamatay na ako sa time na guys. At ayun guys, yun lang nalaman ng mga kapatid ko na sobrang ano na talaga, sobrang bagsak na yung katawan ko. At ayun guys, so pinapunta nila ako dito ng Maynila. Pinagamot nila ako hanggang sa ayun magka-recover na ako. Sobrang thank you po talaga sa ano, sa mga tiyahin ko. Sobrang thank you sa inyo kasi kung hindi po dahil sa inyo, ano, siguro wala na ako ngayon. At sobrang thank you rin sa mga kapatid ko sa kasi ano, nandiyan po sila palagi, sinusuporta nila ako nung nagkasakit ako. Pinalwas ako nila ng Maynila guys para ano, para magpagamot dito sa Maynila. At ayun, tinanggap naman ako ng ano, ng tiyahin ko. Oh, yung tiyahin ko talaga yung ano. Yung tiyahin ko talaga yung na-forsake na ipagamot nila ako. Ayun, dinala ako nila sa doktor. At ayun guys, so gumaling naman ako guys. Sobrang thankful pa talaga na ano, deserve ko pa talaga yung second life ko guys. Hindi ko na po talaga sasayain yung second life ko. Yung dating ano po, yung dating ako guys, binago ko na yung dating galala kwatsera. Saan po pupunta? Sobrang pasaway ko po dati. So yun guys, tsaka ito po yung pigla ng ano guys, ayun po siya guys, ayun po, sobrang laki niya, ayun po yung ano, ayun po talaga yung pinakamasakit na nangyari sa buhay ko. Yung ang dami-dami mo pong ano, dami-dami mong barkada. Pag wala kang sakit at andyan sila. Pero nung ano, nung ayun nga guys, so nagkasakit na ako. Ano, wala man lang isa yung nagpapakita sa akin. Wala man lang nag-push na ganun, sige magpagaling ka. Ayun guys, so parang nakakaano lang din yung mga point na yun, yung part na yun guys. So may parang sabi ko, oh my god, kaya ko tong lampasan guys. At ayun nga,
Ayun nga guys, so nalagpasan ko na pala siya, ito na yung bumabawi naman akong interest. So sobrang thankful ko po talaga na, na ayun guys, na medyo dito okay na naman ako guys. So nakakaano lang yung mga barkada mo, diba? Magaling lang sila pag ano, pag meron ka, pag okay ka, ganun. So ayun guys, kung totoo po talaga yung mga kaibigan mo, dapat andyan lang sila palagi guys. So kaso wala, so ngayon guys, alam ko na po talaga kung ano yung totoong baitad at totoong hindi guys. At salamat din sa, nagpapasalamat talaga ako ng marami sa chayin ko na kumupkup sa akin hanggang sa gumaling talaga ako. Thank you, yeah. Thank you, yeah, mercy. Dahil, ano, kahit na nung ano talaga, hindi mo ako iniwan, hindi mo ako pinabayaan. Tsaka yun nga guys, dumating na sa point na nakita nila yung picture ko na sinit ko sa kanila guys, na oh my god, iniyakan na talaga nila ako kasi alam mo yung nakahilata na ako sa ano, sa higaan. Sobra, as in sobrang payat ko na nung time na yun guys. So ayun nga, yung mga pinsan ko, nagpapasalamat po ako sa kanila. Sinusuportahan po nila ako. Yung sa nagtambay na ako sa kanila, andyan pa rin sila palagi. Kahit na may sakit na ako guys, hindi nila ako pinanditirayan. Thank you so much guys. Sana po pagpipili po kayo ng barkada guys, ayusin niyo po yung pagpili. Sana yung barkada nyo na kahit anong mangyari, dyan pa rin sila palagi guys. Ayun guys, ayun po yung story ng buhay ko. Dyan, ano po siya nangyari guys. Nagsimula yung sakit ko eh. Mga May po. Saka 2017 yun guys, nangyari sa ano ko, yung nagkasakit ako. So ayun guys, ayun, ito. Ano pa rin guys, lumalaban. Kahit pa paano guys, laban lang talaga. Pray lang palagi. Ayun, ito, nakaka-survive naman ako. At, ayun guys, thank you so much. Ayun po, sinishare ko lang po yung moment na akala ko mawawala na ako sa mundo guys. Ayun po, pasensya na po. Di ko talaga mapigilang sarili ko na umiyak. At ayun guys, at natapos po yung ano ko. Kasi pag ano ko po talaga sa inyo isa-isa guys, just ko baka ano, as in ma-pull na talaga yung memory ko guys. At so, ayun lang, sinishare ko lang po sa inyo. Sana po ano, supportahan nyo po ako lagi. Ayun guys, laban lang talaga. So hindi ko na po talaga sasayangin yung pagkakataon na binigay sa akin ng Diyos. Yes, second life. Yes, bagong buhay guys. Huwag na natin ibalik yung dating tayo. Lesson learned po. Lesson learned na talaga siya guys. As in lesson learned. Ayun na guys, thank you so much for watching. Sana po ano, maintindihan po yung ano, kasi sobrang sakit pa talaga guys. Alam mo yung parang nakikita, pag nakikita yung mga picture ko, as in mga picture ko, nakakaiyak, parang naiyak tingnan yung mga picture ko dati. So ayun na guys. Tumataas pa talaga siya. Thank you so much guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po tayo. Keep safe po. Bye. Thank you for watching.